Welcome back mga kabayan sa OFW Today News Channel, ang channel na magbibigay sa inyo ng mahalagang information, update at advisory. Dati mga kabayan, yung process ng pag-apply ng SSS, lalo na yung kahit nagsisimula ka pa lang or new member ka pa lang ng mag-apply ka pa lang as a new member ng SSS ay saan ka tutak na pila ang abutan mo at process para makapag-apply ka. Ngayon mga kabayan, dahil nga sa pandemic mga kabayan, ang lahat ng transaction sa government agency ngayon ay online na. So, sa video na ito mga kabayan ay tuturuan ko kayo ng step by step or guide na kung paanong makapag-apply ang mga new member ng SSS at kung paano makakakuha ng number ng ang SSS number na pwede nating hulugan voluntarily. So mga kabayan, ay simulan na natin ang step by step kung paano nga ba mag-apply, kung paano nga ba makakuha ng number sa SSS through online. Ang unang gagawin natin mga kabayan ay yung bisitahin natin yung www.socialsecurityssss.gov.ph. Sa mga ang video na ito mga kabayan para sa mga wala pang SSS number. So ang pipindutin natin ay yung no SSS number yet para makakuha tayo ng new number. Yan ang lalabas mga kabayan. Now you can register an S member through online. Click here lang po natin. Then lalabas yung lahat ng step by step at saka mga reminders na dapat kailangan nating basahin mabuti, intindihin, at kailangan natin i-ready rin yung mga documents. Nakalagay din yan yung mga record ID and documents na after natin mag-online ay isasubmit natin sa branch na malapit sa atin, SSS. At saka mga kabayan, reminder lang, kailangan natin makumpleto ng maayos yung pag-fill up at dapat tama at totoo yung ilalagay natin para hindi na hassle kasi pag nagkamali po kayo, kailangan yung pumunta sa SSS branch para ayusin at doon i-process ulit yung mga ginawa nyo online. So kailangan dapat tama at kompleto yung ilalagay natin na information sa pag-apply online sa SSS. Scroll down lang tayo at makikita natin yung start. Click lang natin yung start para makapagsimula tayo sa pag-fill up. Ngayon, ang unang pipil upan natin yung basic verification muna ng record. Tulad ng last name, first name, middle name, at date of birth, at saka yung email. Kailangan yung email nyo ay dapat ay active kasi doon nila isi-send yung confirmation link para makapag-start kayo ng advance doon sa pag-register. Then, click I'm not a robot para for security purposes, and I certified the above me information are true and correct. So kailangan din kumpletuhin nyo, dapat active din yung mga ilalagay nyong email. Then click submit. Then nakalagay mga kabayan na check email confirmation. Punta tayo sa ating email at doon nakalagay yung information link. Click lang natin yon para bumalik tayo doon sa information, yung basic information, contact information. So ilalagay lang natin yung mga form na nakulang pa, tulad ng mother's maiden name, yung gender ilalagay din natin doon, at saka yung mother's maiden name mga kabayan ay yung pangalan ng iyong magulang nung siya ay dalaga pa.
Then sunod yung contact information. Yung may mga asterisk na red ay kailangan natin kumpletuhin yun kasi yun ang importante at required. So ilalagay natin yung mobile number natin. Then sunod mga kabayan yung home address. Kung ikaw ay nasa Manila, ilagay mo lang Metro Manila. At kung ikaw na ay nasa provincial, click mo lang yung button ng provincial at lalabas na kung saan yung province mo. In my situation, Camarenso, Nabua, ilalagay mo rin yung municipality, barangay, building name, street, at subdivision. At yung sunod mga kabayan is yung purpose of registration. Kung ito ba for employment, for self-employed, for overseas Filipino worker, or non-working spouse, pipili ka lang po kung OFW ka, overseas Filipino worker. Kung for employment, click mo lang yung for employment. After mo ma-fill up lahat mga kabayan, i-double check nyo yung mga inilagay nyong information. Dapat tama lahat before mag-next, or kung may gagawin ka at naantala ka, pwede mo muna siyang i-save temporarily at pwede mong balikan after. So pag na-check mo na lahat na okay naman yung mga inilagay mo at tama lahat ng inilagay mong information sa form, ay click next. Then mapupunta tayo mga kabayan sa social status, yung kung marital status, single, nationality, Filipino, religion, and others. So and then place of birth, lagyan din natin provincial ulit, Camarenesor, and city of municipality, ilalagay din po natin yon. Then click na po natin yung next. Then makita po natin na mayroon yung sunod, yung beneficiaries. Ilalagay po ulit natin father's name, kumpletuhin po natin yon sa beneficiary. Then spouse, kung mayroon po kayong asawa, kung mayroon po kayong anak. Kung madami kayong anak, pwede kayong pindutin nyo po yung add row. So mag-a-add po yun hanggang sa makumpleto nyo po yung mga information. Then after po nun, click next. Yun po, 90% complete na po. And nandiyan yung transaction number, yung name. Kailangan po natin double check ulit yung lahat na information na inilagay natin. Parang itong last na to is yung summary ng lahat na inilagay natin na information kung tama ba or mali, kasi pwede po nating ma-edit to before we submit at mag-generate po tayo ng SSS number. Pag sa tingin mong tama na lahat ng inilagay mong number at information doon sa mga pinilipan na, sa form na pinilipan natin, ay pwede mo nang i-click yung generate SSS number. After natin maklik ang generate SSS number, may lalabas siya na makita nyo sa screen. Congratulations, you have successfully applied for SSS number. Your important information are the following. Nandyan na yung SSS number mo, SSS number mo, at nandyan yung name at kung date nung pag-apply. So pwede mo siyang i-print or pwede mo siyang i-save print number SSS slip, at pwede mo siyang i-print, pwede mo rin i-save muna. Isa-submit mo ito kasama na yung information, body, email body na galing sa SSS, para kasi mga kabayan, itong personal record mo ay sisend din ng SSS sa iyong pinrovide na email para ma-print mo. So kung gusto mo i-print na siya, pwede mo siyang bisitahin doon sa iyong email, at email na galing sa SSS kasama ng naka-attach na document doon na personal record saka SSS number slip, at iyon ang isasubmit mo pagpunta mo sa branch. So mga kabayan, ito yung magiging itsura ng iyong mga ipiprint. Then yun po, tapos ka na sa iyong pag-process.
So ayun na nga mga kabayan, natapos na yung step by step, yung guide kung paano nga ba mag-apply online sa ng SSS at kumuha ng SSS number online. So sana mga kabayan, nakatulong ang video na ito. At mga kabayan ay huwag mo nang kalimutan i-like. At kung mayroon ka rin mga katanungan ay pwede ka rin pong mag-comment sa baba para masagot natin ito. At kung nag-enjoy ka sa video na ito at marami ka na pulot na aral, ay huwag mo na rin kalimutan i-subscribe para updated ka sa mga video na ilalabas natin. I-ring mo na rin ang bell para kahit paano man notify ka kung ano yung mga video na kakailanganin mo, lalo na sa pag-process sa mga government agency. So hanggang sa muli mga kabayan, hanggang dito na lang ang video na ito. At lagi kong paalala, mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Magkita-kita po ulit tayo sa next video.